Si Dr. Zulkarnain Abbas, ang OIC Minister ng Ministry of Health ng Bangsa Autonomous Region of Muslim Mindanao. May papalop lang ho tayo sa kanya. Dr. Abbas, magandang umaga po. Dr. Abbas, nasaan ba siya? Doom. Nakamute po kayo. Hello, hello po. Yan. Doc. Okay po. Magandang umaga po, kabayan, at magandang umaga rin po sa lahat po ng ating mga tagapakinigan, the viewers. Ay, kamusta ho baga? Ang sinasabi po ay tutulungan nga kayo ng ating pamahalaan para sa, kasi mababa ang vaccination turnout ho ninyo sa rehiyon. Ano ba talaga ho ang problema? Ay, actually po, ever since po, no, nung nagsimula po yung vaccination, eh, marami naman po tayong nabakunahan. But as time went on po, medyo humina po, no, yung vaccination coverage po natin sa rehiyon. We see two things, no, because may mga partners po tayo like the World Health Organization, the UNICEF and the ibang stakeholders po natin. Opo. At nakita po doon, no, na talagang meron po talagang vaccine hesitancy sa ground. Kabayan, wala tayong problema masyado sa logistics. We have adequate supply of vaccines. Yes. Opo. May syringes tayo, may Opo. Mga supplies tayo, Opo. Meron din tayong mga personnel, pero yung tao mismo ang nagkakaroon ng problema. Bakit so anong katwiran ho nila, Doc? Usually, unang-una nakita namin kasi dito po sa BARM, marami po tayong mga JIDA areas. Actually, sa ngayon, ang cases po talaga namin ngayon, kabayan, is 6 lang sa buong rehiyon. So, 6 cases, 6 active cases na lang. All of the provinces are 0 except for Lanao, which is doon na po, doon po nakita yung 6. So, lahat po ng probinsya ngayon, wala po talagang cases ng COVID, no? So even with nung kasagsagan ng COVID, may mga municipalities pa rin tayo na 0 cases, especially po sa Tawi-Tawi. But unang-una yun yung naging nakikita naming dahilan, masyadong complacent siguro yung mga kababayan natin because sabi nila wala naman cases. Why is there a need, no? Bakit kailangan ko pang magpabakuna kung wala naman kaso, unang-una wala yun. Wala naman. Oo. Then pangalawa, yung iba naman kasi para siguro nagkuan din, no? Nagkaroon ng scare doon sa vaccines, whether baka may laman na baka daw hindi halal. Yes. Hindi halal. Tapos merong mga kwan. But we have corrected this, no? We have already kumuha kami ng fatwa from the Darul Ifta na nagsasabing ito ay halal. Then yung mga ulama namin, we have 200 plus Muslim religious scholars na nagpabakuna rin to showcase na hindi siya haram. But talagang malaki pa rin yung vaccine hesitancy doon po sa ating ground. Pero nagsasagawa kayo ng information kasi marami daw na, sabi ni Secretary Galvez, maraming misinformation. So paano nyo hinaharang mo yung mga misinformation na yan? Yes, meron po tayong communications group, no, communications team po sa region. Opo. This is composed of the provinces, mga yung provincial health offices natin. And we have already provided funds for them. And patuloy po yung ating kampanya po, especially po sa radyo and even po sa community. Opo. How about ang local government units? Yung local government units po, actually may mga nakikita natin na may mga hesitant din po sa local government unit. That is the reason why po, kabayan, na this time around, no, we are yung mga team po natin na dyan po sa Manila ngayon, nung 4 and 5, they have nag-meeting po yung Ministry of Interior Local Government ng BARM, the MSSD, the MBHT, which is Education. Opo. So nag-meeting po, pinulong po natin yung mga stakeholders para magkaroon po ng isang special vaccination day for Opo. The eh, di ba for the BARM. Na ang alam po ginawa namin, po yun, but that was led by the DOH. Yes po, ginawa po natin yun. That was 29 and 30. Pero nag-yield lang po yun ng konti. Gaya sinabi ko, konti lang po yung ating na-yield na kwan. So this time around, pero nakikita namin na kabayan, no, when we are enforcing talaga, yung for example, yung movement na nalilimitahan, tumataas po actually yung pagbabakuna.
For example, bigyan kita ng example, yung sa Tawi-Tawi po natin, sila po yung mataas ang vaccination and yet sira po yung mga zero cases, no? So the reason being, kasi yung Tawi-Tawi, they do business with Sabah, Malaysia, for example, and required po yung bakuna sa kanila. Yun. They also go to Zamboanga and required din po yung bakuna, yung vaccination card. That is the reason why mas mataas po siya kaysa dito po sa mainland. Oo. Kasi ang sabi daw po ng World Health Organization at ng Department of Health, baka daw posibleng magkaroon ng mini surge o madagdagan ang mga kaso ng COVID diyan sa BARM kung patuloy na magkakaroon ng low turnout ng mga nagpapabakuna. Yes po, yan din po actually ang pinangangambahan natin. Kinaman nyo. Oo, oo. Ay, ang sabi dito, ikon eh, only over 950,000 individuals of the 3.5 million target population o 25% ng BARM are fully vaccinated. Tama ho ba yan? Yes po, nasa 27 na po ngayon. 27%, pero hindi po siya ganun, no? Ang target po natin dapat is 80%. Opo, pero dapat. Nasa 27% pa rin po tayo. That is the reason why pinulong po natin. No? Actually, before, meron din tayong mga partnership with the MILG and MSSD. Mm. Example ko po dito is nung National Vaccination Day 3, no? Yung third vaccine NVD po natin. Eh, namigay po tayo ng ayuda. Actually, 10 kilos po yon ng rice from the MILG BARM Ready. And meron din pong mga goods din po from the MSSD. Pero nandoon po yung goods, wala masyadong pumipila. Unlike in other regions, yes, totoo po yun. No? Ako mismo ang nakakita because during the NVD, lumilibot po kami sa mga probinsya. So kami pong mga heads, talagang we are on the ground, tinitingnan yung mga kung anong nangyayari. And nakita ko po, especially po sa isang munisipyo po natin, no, sa Maguindanao, ang dami pong ayuda nandoon, pero kukunti lang talaga yung mga tao. Kahit may ayuda Ay, paano yes, yan? Kahit may ayuda. Kaya nga nung nag-usap kami ni Yusek Dumama, sabi ni Yusek Dumama, in other regions, kahit na 5 kilos lang yung bigas na ayuda, pinipilahan yan. Yes, yes. Eh dito sa amin, may 10 kilos ka na rice and another set of goods na wala pa rin. Ay, so talagang malaki po talaga yung hesitancy. No? Mataas po yung hesitancy ng mga kababayan. So, kayo naman po yung nandiyan at alam niyo ang nangyayari. Ano talaga ang dahilan? Ayun nga po talaga. Siguro talagang tinamaan po talaga sila nung yung scare. Actually, it started, I think, no, hindi naman pa sa ating analysis. Yung ibang ating mga PHOs nagsasabi, it started with, they noticed, you know, pagbaba po nung vaccination after Dengvang siya. So, then merong mga kwan, may yung paglaganap ng fake news. Yun ang fake news siguro. Talagang tumatak sa isip nila. Yung mga kwan, to such an extent na hindi po bahay-bahay yung resistance sa kabayan, no? It's barangay to barangay. Yung barangay na to, walang nagpapabakuna, for example. Malaking challenge po talaga sa amin yun. Opo. Ay, paano ngayon yung Ramadan? Di lalong mababa ang magpapabakuna? After Ramadan po yung iniisip natin na pagbabakuna natin. Special vaccination day. Pero kasama na natin yung other agencies. Okay. Maraming salamat po, Dr. Abbas. Good morning. Yes po, magandang umaga din po sa lahat. Salamat alaikum. Dr. Zul Carnen Abbas, ang OSM Minister ng Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM.